Good day everyone. Kumusta po kayo mga kaibigan? Araw po ng Biyernes ngayon. At sa oras pong ito ay magluluto tayo uli. Narito po tayo sa ating kusina. Welcome po sa Ruel Camia TV. At sa araw pong ito ang atin pong lulutuin, gaya po ng aking pinangako kahapon, yung sobrang malunggay doon sa niluto po nating swam ay atin po namang isasahog ngayon sa munggo. Ewan ko ba bakit Friday? Pag Biyernes ay nauso po na sa Pilipinas ay magluto ng munggo. Ngayon po, munggo day tayo ngayon. So samahan po ninyo ako at simulan po natin ang pagluluto. By the way, teternohan po natin ito. Yung pong munggo ay masarap na may katernong pritong isda. Meron po ako papakilalang isda sa inyo, mga kababayan kong Filipino. Ewan ko po kung kilala nyo ito, pero first time ko po natikman ito sa isang Japanese restaurant. Diyan po sa may parting Pasay. No? There was a time na kumain po kami ng isang kaibigan diyan sa isang restaurant sa Pasay. Japanese restaurant. Tapos po, umorder po kami nito. Ang tawag po dun sa isda na yun ay capelin. Ito pong female capelin, marahil bago nyo lang narinig, ay isda na yung tiyan ay punong-puno ng itlog. Na po, puro itlog. At ewan ko po kung kayo nakakakain ng mga sushi na meron pong dilaw na itlog dun sa ibabaw, yun po ay itlog ng capelin. Ayan. So, yung pong dilaw na itlog na yun, di ba sa mga sushi minsan, makikita niyo po dilaw, yun po itlog ng capelin yun, female capelin. Kaya, yun po yung pipirituhin ko ngayon bilang partner noong atin pong munggo. Ayan, papakilala ko rin kayo sa capelin. Samahan po ninyo ako at simulan po natin ang pagluluto. Ayan po mga kaibigan, ang atin pong mga rekado sa atin pong lulutuing ginisang munggo. Ayan. At ang mga sahog po natin, basic, meron po tayong bawang, sibuyas, kamatis. Sasahugan po natin ng hipon. Tapos, para mas lumasa yung hipon, ay sasamahan po natin ng maliliit na hipon. No, ayan. Sasahugan din natin yan. Wala po tayong ilalagay na karne, kaya si charo na lang po ang atin pong alternative. Ayan, napakalutong po niya si charo na yan. Ayan po, isasahog natin dyan. Ang atin naman pong gulay, ito po yung sumobra sa atin pong niluto kahapon na malunggay, ay yung sa swam. Kita niyo po, ayan yung presyo. $6 po yan. 13.99 a pound. Ganyan po katindi yung malunggay. Iba pa spelling niya, malunggay. Ang galang spelling niya, talagang English po kasi. Kaya ganyan. Ayan, yan po yung sasahog natin. Ito yung natira. Pero kulang po yung gulay na yan. Lalagyan pa rin natin ng... Ito po ay arugula and baby spinach combined. Ito po ay pansalad. Actually, lalagyan nyo na lang ito ng dressing. Pwede na eh. Pero sa araw na ito ay isasahog po natin yan sa atin pong munggo. Ngayon, ipapakilala ko naman kayo sa capelin. Ano ba pastor yung capelin? Ito po ang spelling yan. Ayan. Female capelin. 340 grams po yan. At ang presyo po nito ay $4. Mahigit $4. Ayan. At alam nyo po ba na ang tiyan ng capelin na yan, ito po, punong-puno yan ng itlog. Mamaya ipapakita ko sa iyo kapag lilinisin na natin. Okay, so ayan po yung mga sahog ng atin pong munggo at magpiprito po tayo ng capelin. Samahan nyo po ako, simulan natin ang pagluluto. Simulan po natin sa pag-isa ng atin pong bawang. Ayan po ang unahin natin. Sunod po natin ang sibuyas. Basic. Sunod na natin ang atin pong kamatis. Tomato. Then, sunod na po natin ang atin pong shrimp. Then, ito
Maglalagay po tayo ng ating pong salted shrimp. Ayan. Papadagdag alat at lasa. Take note, hilaw po yun, kaya sasama natin sa isa. Kaya lasang-lasa po yung pagka-seafood ng ating poong munggong binisa. Then, lalagyan na po natin ang ating poong baby shrimp. Dried tiny shrimp. Kalahati lang po nito lalagay natin. Then, lalagyan na po natin ang ating sitsaron. Dudurug-durugin po natin. Ayan mga kaibigan, medyo luto na yung ating mga pansahog. So ating pong gagawin, ito pong ating munggo ay ililipat po natin doon po sa kabila. Ayan. Yan pong munggo ang ating pong nilaga kanina. Hindi na po natin tatanggalin yung sabaw niyan. O, yan na rin po yun. At hindi na rin po natin isasalin. Bagkos, ito pong ating mga sahog ang ililipat po natin dito. Siguro po first time nyo lang nakakita ng ganyang style, pero pareho naman po yan, igigisan nyo rin yan. Kaya ayan, sinali na po natin sa ating munggo. Medyo marami-rami po yung sabaw nyan, kasi po ang gusto nating mangyari dyan, lumambot pa ng gusto yung ating munggo. Pagkatapos po niyan, mamaya-maya titimplahan na natin ng alat, bagamat medyo may saltiness na po yan because of the alamang. Pero lagyan pa po natin ng patis, titimplahan po natin later on bago natin ilalagay yung ating mga gulay. Yan, lagyan po natin ng konting pepper. Na po, baka naman umangha. Tapos konting katis. Konti lang po, dahil may alat na po kanina. Maalat na po yung sitsaron at maalat na rin po yung atin pong hipon at saka yung atin pong bagong alamang. This point, pwede na pong ilagay ang atin pong manunggay. Meron po pala tayong subscriber na nag-suggest na bakit hindi na lang daw po ako magtanim ng manunggay dito, kasi po napakadali namang sumibol ng manunggay. Actually, nagtanim na po ako, sumibol po naman. Pero nung during winter, kailangan po ipasok po sa loob ng bahay, kasi po hindi naman po magsusurvive ang manunggay sa minus 30 to minus 40 degrees centigrade na ubod ng lamig na yelo. So I decided na ipasok po sa loob ng bahay. Bali po ba, mataas-taas na sana. Tapos may mga dahon na po. Ang problema ho, pagpasok sa loob ng bahay, namatay din. Naubos din yung mga dahon, nalaglag, at alam nyo, napakakalat. Kasi lahat po, alos araw-araw, nalalaglag yung mga dahon hanggang sa totally, wala nang natirang dahon. Talaga pong hindi pwede ang malunggay dito sa lugar namin. At
napipilitan kami talagang bumili na lang. Ngayon, ito pong susunod ay ang arugula saka po spinach. Ito po ang arugula. Yan para po yung dandelion eh. Pero yan po ang arugula. Medyo may bitter taste po ito, pero minty and bitter taste para po sa salad talaga ito. Kaya medyo pamalit alternative sa ampalaya. Yan, so masarap din po ito, isa hog. A request ni Mrs. ko, isa hog daw lahat para maraming gulay. At ito pong munggo, ang kaisa-isang dish na lahat po ng aking anak ay kumakain. Ayan. Bunso hanggang sa panganay ay kumakain po na munggo. Paborito po nila yan. Ayan. So, actually isang kulo lang po talaga yan dahil malalabsak naman yung gulay. So, titikman na lang po natin kung okay na po yung lasa, and then papatayin na po natin. Kaibigan, luto na po ang ating munggo at i-ready na po natin yan. Atin lang po lilinisin yung atin pong kaiplin. Magpiprito tayo and then chibuga na. Ayan mga kaibigan, ito naman yung female kaiplin. So ang gagawin po natin paglilinis niyan, kasi po pag naprito to, pati yung ulo niyan masarap na eh. Yung iba po tinatanggal na yung ulo. Tayo po ang tatanggalin lang natin dito itong pinakahasang. Pag hinatak nyo po yung hasang niyan, nakita nyo po, iyan na po yun. Huwag nyo pong tanggalin tong ganito kasi ang naandito po sa loob nito, puro itlog. Yung nasa loob po niyan, puro itlog. Yan, so papakita ko po sa inyo sample. Ayan po. Yan po mga kaibigan, yung tinatawag na itlog ng capelin. Ayan, yan po yung ginagamit po doon sa mga sushi, yung mga mapupula na nasa ibabaw. Yan po yun. At yan, ganyan lang po, atake nyo lang po yan, makukuha nyo na po yung bituka niyan, tsaka yung hasang. Pero yung itlog may iiwanan. Yan, ganyan lang po. Isa pa, baka mainip naman kayo, papano. Pero ganyan lang po paglinis niyan. Yan. Pinakahasang lang po tatanggalin. Atake nyo ganon, ayun, naiiwanan po yung itlog sa loob. Hindi ko po alam kung saan hinuhuli ito eh. Parang sa Atlantic Ocean pa ho yata hinuhuli itong mga capelin. Yan. Comment nyo po kung saan po hinuhuli yan. Pero yung mga dangerous catch, yung mga documentary sa TV na napapanood ko, yan, yung mga nahuhuli ng capelin. Meron po yatang lalaki nito eh. Yung lalaki, syempre, walang itlog. Pero ito yung female capelin. Ito po yung merong itlogan. Ayan. Pipirituhin po natin yan. Ayan. So, pipirituhin po natin ito. Lalagyan po natin ng seasoning. So, unahin po muna natin ang... Ito po ay hindi black pepper. Ito po ay white pepper. Nilagay ko lang po sa lalagyan ng black pepper. Pero white po ito. Ayan. Makapansin po ninyo. So, po natin na medyo spicy ng konti. Ang gagawin natin, lalagyan po natin ang parsley flakes. Ayan. Para pantanggal lang po ng kanyang lansa. Ayan, parsley flakes. Tapos, ito naman po ay ginger pepper o lemon pepper rather. Lemon pepper. Ayan. Tapos, konting garlic powder. Wala pa ho itong salt. At ang gagamitin natin na pang paalat ay
Yun pong ating chicken breading mix. Ayan, crispy fry. Ito po ay gawa ng, ayoko na pong sabihin kung ano may gawa niya. So ito po yung original na breading mix. Wala po itong spice, hindi po ito maanghang. Ayan. Maalat na po ito, at templado na, kaya hindi na po natin lalagyan ng asin yung atin pong isda. Ayan. Ayan, ganyan po ang itsura. Coated na po ng atin pong breading mix. Ngayon po, atin na po itong pipirituhin. Ayan mga kaibigan, piniprito na po natin ang cake. Hindi ko po alam kung merong ganitong isda sa Pilipinas eh. Pakicomment nga po kung meron kayo nakitang ganitong isda sa Pilipinas. Kasi po nung nasa Philippines ako, wala akong nabibiling ganito sa palengke. Hindi naman po ito sa linyas eh. Hindi rin naman po galumbong. Ang tawag po nila ay Caitlin. Kailan natin maluto. Ayan. Parang bilis na malaki, pero hindi naman siya yung tuwakang. Tapos may itlog eh. Yung bilis, wala naman pong itlog. Di po ba? Ayan. Ito na po mga kaibigan, ang pritong Caitlin. Ayan. Diba? Ang ganda, no? So, gusto nyo pong obserbahan natin ang loob. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Pag biniyak nyo po ang loob niya, ayan, makikita nyo po puro itlog. Ano, no? Ibaba natin ang camera. Ayan. Ayan nyo po yung loob niya, no? Ayan, no? Puro itlog po ang loob niya. Napakasarap po. Ang init, puro. Hanggang ilalim po yan, puro itlog yun. Kira nyo, hanggang ilalim. Ang haba, oh. Ayan, oh. Hanggang ilalim po, puro itlog yan. Hanggang dun, oh. Ayan. Laki ng itlog, do. Sarap. Yan po yung tsura. Pag nakuha nyo na yung itlog, ganyan na po. Tapos yung tinik niyan, lambot-lambot lang, ho. Yan, yun lang yung pinaka-tinik. Sarap. Yan. Ayan na po mga kaibigan, ang final finish product ng atin pong fried caitlin at ang atin pong ginisang munggo. Yan po ang ating hapunan ngayon at marami pong salamat sa inyong pananood. Kung nakarating po kayo sa oras na ito, at this point in my channel, ibig lang pong sabihin nanood kayo at marami pong salamat. Gusto ko nang ipaalala mga kaibigan na ang kondisyon ng ating puso sa anumang ating ginagawa, kahit po sa simpleng pagluluto, ay nakakaapekto ng malaki sa resulta nito. Kaya po dapat laging positibo, laging maganda ang kondisyon ng puso para po maganda ang resulta nito. Thank you for watching at kung bago lang po kayo sa channel ko, please do subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod nating video. Okay, thank you for watching. God bless everyone.